Muling nagprotesta ang ilang grupong kontra sa EDCA o itong US Enhanced Defense Cooperation Agreement. Para sa karagdagang detalye, may live report si Steve Dailisan. Steve? Hindi nga naawat ang mahigit 50 miyembro ng grupong Gabriela Atila Pilipinas sa pagsugod sa tapat ng Embahada ng Amerika sa Ross Boulevard sa Maynila. Dito mga placard ni Mineral mga comfort women sa kalsada para iprotesta ang pagtutul nila sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika at ang pagsuporta naman ng Japan sa pagpapalakas ng ating defense capability. Hindi raw makatarungan na muling manumbalik ang influensya at kontrol ng mga makapangyarihang bansa sa Pilipinas. Hindi raw dapat nagpapabuyo ang bansa para pumasok sa isang gerang mga Pilipino rin ang talo sa huli. Kasaysayan na raw GT ang humusga at naging mapaita karanasan lalo na yung mga naging casualty ng gera. Baka raw maulang ito lahat sa pang-aabus sa karapatan. Ang panawagan nila, ibasura ang EDCA. Pinaulang grupo ang kilos protesta sa unang araw ng Marso sabay sa paglilita ng Women's Month. Dahil nga sa kilos protesta ay lalong bumigat yung daloy ng trapiko kanina sa Ross Boulevard. Meron pa man din isang event na isinasagawa doon. Dalawang lane ang naokupahan ng mga ralista at sinayake naman sila magprotesta habang nakabantay mga miyembro ng Manila Police District Civil Disturbance Management Group. Hindi naman na nagtangkap pumasok sa U.S. Embassy ang grupo bago po sa nag-disperse ay nagsunog muna sila ng watawat ng Amerika at Japan yung grupo. Dati nang sinabi natin ng gobyerno na ang pagkakaroon ng EDCA ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ng mga base militar sa bansa. Makatutulong daw ang EDCA sa pagpapalakas ng ating depensa sa kita na patuloy na sigalot sa teritoryo sa West Philippines. Sige. Maraming salamat, Steve Dailisan.